So what's up mga kababayan, magandang araw po sa inyo. Today is mga biyahe tayo ngayon at ipinapakita natin kung isa sa mga nasalanta ni Bagyong Odit at nasa bag, ano tayo, Surigao del Norte at part ng Sabang Tres to Lipata Hills tayo. So let's go at ipapakita natin kung ano pa yung mga totoong pangyayari pagkatapos ng Bagyong Odit. So mga kabayan, today is December 23, 2021 kung saan nakatapos lang manarasa ng bagyong Odit at andi tayo sa Sabang Tres at Sabang Tres patungo tayo ng Lipata Hills. Part po ito ng Surigao del Norte mga kabayan kung saan ipapakita natin sa inyo kung ano ba yung kaganapan at sitwasyon na meron dito. At kung nakikita nyo yung mga kapunuan ngayon mga kabayan, talagang ubos, no? Wala mang halos na ano talaga yung mga kahoy maliban sa mga nyug, kahit pa paano may nakitirang dahon. Pero ang ano nito mga kabayan, napakaraming bahay ang napinsala, no? At siyempre doon tayo sa unahan, papakita natin kung ano yung iba pang kaganapan na meron dito. So samahan nyo ako mga kabayan, let's go. Ano, masiro na ito sa ano, mabuha ba? Ipin, Lipata. Yan, sa Lipata, grabe, wasak mga kabayan. Daming nawasak. So yung iba naman, nakatayo pa agad. No, pansamantala. Pero kita nyo naman yung epekto, no, ng bagyong Odit. So, dahil dito, maraming bahay. So, maraming kainan, bahay. Kasi nga, isa sa mga apart ng paliguan to dito mga kabayan sa Sabang Tres. So nabuwan lahat ng mga bahay dito na nakatayo. So lahat yan kung may nakikita natin na may mga poste na lang, may mga marka. No, yan yung mga marka kung saan ano nakatayo ang mga bahay. So siyempre papunta tayo sa bahay namin. No, at nakita namin yung bundok, kalbong-kalbo, no, parang binag yung sinuno. So dito naman, marami talaga nasira. So yung mga kapwa naman natin mga kabayan na pilit nilang sinusurvive yung mga kahoy na pwede nilang pakinabangan. Sinusurvive nila ngayon mga kabayan, no, para lang may matulugan sila ng maayos, no, at makapag makatulog sila ng matiwasay kahit papaano dahil sa ilang araw rin, no, na nagpuyat sa bagyong Odit, no, talagang marami yung nawasak na mga ano, ayun, no, talagang tinatayo na nila ulit yung bahay nila, no, kahit na malit lang, basta may maitayo lang na matulugan na maayos. Kita kabila, hindi talaga nakasurvive. Dito marami din dito dati. Yan, so bilis sila makatayo. Yan, so isa sa mga ano kasi talaga nga mga especially taga Surigao, magaling nga ng mga panday mason eh. Panday mason, panday giba ba? Kung tawagin mga kabayan. Dito hindi makita yung nanonood. Yung nakita na kalbong-kalbo na rin yung ano, no, yung tawag ito, bakawan kung tawagin sa Bisaya, no, o mangrove. So may mga bahay kasi sa loob, wasak din mga kabayan yung mga bahay sa loob. Hindi rin may tsura. Grabe, hindi nakapag-survive yung mga bangka, no. So kahit ito mangrove mga kabayan. Ayan, shout out boss. Shout out to your vlog. Yeah, so Lipata. So kung nakikita natin mga kabayan na yung sitwasyon dito. Oh, lagi anay. Yan, so
grabe, daming nakasinadala. May kita natin dito mga kabayan yung active vlog ko, magana yun. Grabe yun. At sa dito na side mga kabayan talagang Panubigon na to, no? Part of Panubigon. Kung makikita natin yung sitwasyon dito sa Panubigon, grabe. Binag yung dinurog talaga mga kabayan kung makikita nyo yung sitwasyon. No, at simple, Muslim, may mga kamag-anak kami rin dito. Kagaya sinigaw natin dito kabila. At kung makikita tayo, abande. Ang daming nadurog na bahay mga kabayan. Posti, no, na hindi na talagang kahit na anong tibay, talagang grabe. Yung pinsala, no, ng bagyong Odit. Kalbong-kalbo rin yung bukit. Kung makikita natin mga kabayan. Oy, Mares! Oy! Sabayay, gubana. So, makikita natin mga kabayan yung sitwasyon sa mga punuan at so, si Maris Apuli, ano yan, kababata ko yung nandun sa kabila. At grabe yung mga pusti na nangyari dito ngayon mga kabayan. Talagang dinurog. Dati ang dami talaga. Talagang winasak, ano? Mga puno. Ayan, so ito kaklase ko to eh, si Piris. So nakatira dyan, kasumala. Buo pa yung bahay nila. Yung Bernice dahil mababa. So hindi niya naabutan. Shoutout kinabos yung mga bangka. Mga kabayan talagang andabaliskat na yung mga bangka. Kahit na anong laki. Buti yung iba nakatago dito. Sa si Pirer. Isa sa paliguan dito yan mga kabayan. Nasa sa Separer Resort. Pero grabe, daming wasak pala sa loob. So, ayun tayo sa ano, mansion ni Barbers, no? Ito sa mansion ni Barbers, mga kabayan. Kahit na yung malalaking puno, no? Tama, Barbers ba? Kahit na yung mga malalaking puno, mga kabayan, ha? Isa sa ano, politician din, Barbers, mga kabayan, Family Barbers mansion. So nakikita natin, ito po nung una ay nakapalibutan ng mga malaking kahoy. Kaya forest to actually. Pero yung mga kahoy na nakapalibot dito, ala, ubos kung makikita nyo. Tsaka wala na, wala akong makita mga kabayo. Wala na yung kabayo, ang dami itong kabayo eh. Dumadaan ka dito parang nasa forest ka, lalo na paggabi ka dumaan dito parang horror na. Haunted na yung lugar pag lalo na dumaan ka, ganito yung sitwasyon. Yung mga punuan. Grabe. So kumunti na rin yung ano, mga nakalipad. So anyway, pupunta tayo sa bahay. Yan, so Lipata Hills mga kabayan. So ay tayo sa Lipata Hills. So kung saan safe drive. Wow, so so ito yung part ng ano side ni Lyndon S. Barbers mga kabayan. Ah, di ba gaw? Si Maris. Ayan. So ito yung entrada ng ano Pamilya Barbers mga kabayan, ano. Pag Pamilya Barbers marami, Lyndon Barbers, S. Barbers. Ayan. So dito rin yung ano training camp ng mga kapulisan ano dito sa Surigao del Norte. Ayan. Yan, welcome to the home of the trainers. Yan, trainers center of Caraga. So ito yung dito rin nagtitrain yung mga kapulisan. So dito tayo. Tama tayo. Oh, may nakasurvive na baka. Ay. Ay, sabit-sabit na tayo. Ay, magpano na ako. Yeah, so papasok na kami. Ano na ako? Yan, so papasok na kami sa bahay namin mga kabayan. Grabe oh. Hindi nakasurvive yung malaking gusali dyan oh. May malaking gusali dyan eh. Pati yung building, yung malaking bahay doon oh. Hindi nakasurvive. Warak. Oh,
Ay, andito kayo sa bahay pala. Hindi ko na malayan. Wala na pala yung bahay namin. So, andito yung tatay ko, tsaka nanay ko. On ba? Oh, si mama. Sumasayo pa si mama. Ayan, so, Ampa, kamusta? Oy! Kamusta, Paul? Si mama. Ano? Oh. Ano, kamusta ka madali? Ha? Mura. So, ito yung sitwasyon ng bahay namin, mga kabayan. Yung dating nakatayo dito na paislanting. Tsaka ano dito. So, wala na. So, yung nanay ko naman, pilit niya, nire-recover yung mga halaman niya. Ha? Ano yan? O man dyan? Ah. So, nire-recover. Nanay yung ano mga halaman niya. So, kung makikita niyo yung bundok at sa likuran talagang dinahurog na. Ham ka. Head lang. So, okay, tagay mo dirim ah. Pagpertaan na may tagay mo yung daan. No? Ito na yung tirahan ng magulang namin pansamantala. Kaagad sila nag-create kaysa naman ano pumunta sa evacuation. Dahil hindi sila sanay sa evacuation. Din mo ka ba itong bagyo? Saan kayo pumunta ng bagyo? Ah, diyan kayo nagtago. Ah, so nagtago pala na sila mga kabayan sa... Oo. Ah, so diyan pala sila nagtago mga kabayan. Kaso nga lang, nilipad din lahat ng ano, ng bubong ng malaking building. No, bagong bahay po yan na gawa dyan. Yan nga lang, nilipad yung ano... Yung atip. Kaya pala na ano. So dyan sila nagtago. No? So I'm sure ground floor kasi yung second floor is wasak na. Nilipad ng nilipad yung ano. Kung makikita natin. So marami naman tinatrabaho na. So may bahay rin dito na hindi na nakasurvive. So yung mga gamit namin. Hala, sira na yung ano, DVD. Ha? Ah, yung TV lumipad doon. Pati yung ano, mga speaker, nagkalat na. So, yung TV. Yung TV nadurog sa ano. Eh, di pa naman ito tapos bayad mo, di ba? Ma? Ma? Hindi pa natapos bayaran yan, di ba? Kulang pa 4,000? Hindi pa tapos bayaran. Sige, nagbayad. Hindi pa tapos bayaran, nag-iba na. So, ito yung mga gamit namin na kung ano-ano na lang pinangahalo, mga kabayan, dahil talagang dinurog ng ano. Sitwasyon no ng bagyong audit. So pagkatapos ng bagyong ha? So ngayon dahil wala nang tubig ngayon, maraming mga kabayan natin umakyat ng ano, gilid ng bundok para mag-igib no. Na furniture hindi po mismo sa nawasa. So nag-igib sila doon sa igiban no. Sinauna pa yun since of 1980s no na iniigiban. So hanggang ngayon ginagamit pa rin siya mga kabayan. Dahil napakatagal na po actually ng ano no, galing pa sa mga lola namin. So yun nga lang, masaklit 'to. Oo, grabe. Pati doon mga kabayan no. Yung dalawang bahay diyan na nakatayo. Durog din. So pati kabila.
So meron din naman ano, naka-survive. So papalipad tayo ng drones. So in a few minutes.